Yung lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles, ito ang Luminous. So, a few days ago, if I'm not mistaken, a day or two ago, umiral yung balita tungkol kay Congressman Arnie Teves that he was caught, well, he was arrested by Interpol operatives and in Timor-Leste. As we know, last year, nag-apply po siya ng asylum sa Timor-Leste but it was denied. So, bakit hindi pa po siya napapauwi? Well, this is how it works. Ay, pag-usapan natin how it works. Para maintindihan din po natin. Now, nag-apply siya for asylum, which basically means you're applying for refugee status. Ano yung difference ng refugee sa immigrant? A refugee has a danger when they come home. So, ibig sabihin, kaya ka pumupunta sa ibang bansa is may danger of persecution or may danger to your life or your safety. So, in the case of former Congressman Teves, dun sa Timor-Leste, nag-apply siya for refugee status, and during the period of application, hindi siya pwedeng pauwiin. So, bakit hindi pa rin siya pinauwi ng Timor-Leste kahit wala pa siyang, I mean, kahit supposedly dininay? My guess is one of two things. Number one is nag-apply siya for refugee status, dininay, and he appealed. So, hindi pa tapos yung proceedings. And kapag ganun, hindi pa tapos ang proceedings by international law, under the Convention on Refugees, meron tinatawag na non-refoulement, which is a French term meaning you cannot be returned. Kasi nga, until such a time as meron pong mapatunayan, either way, na may persecution or danger to yourself, then you will be granted the asylum status. Or if there is none, then pauwi ka. The second theory is that he applied for another kind of visa at ginrant yun. Okay, so, dumating ang Interpol. Ano naman po ang role ng Interpol? Interpol is an international police commission, actually. It's an organization that requires cooperation between the member countries. Pag member countries, part po kayo ng convention, meaning there is a treaty or a multilateral treaty, a convention, kumbaga, that where all of the countries have committed, they allow themselves, kumbaga, they commit themselves, excuse me, they commit themselves to participate, kumbaga, to oblige. So, kung kunwari dumating ang Interpol, merong yung mga member states, meron silang bureau, what we call a central bureau. Yung central bureau po na yun, yun po ang parang member ng Interpol within the country at sila po ang nagko-coordinate with law enforcement and nagbibigay ng information with local law enforcement para mahuli. It's not just the catching, ha? Hindi lang po hulihan yan. They exchange information about the whereabouts of the person. They exchange forensic expertise para mahuli yung international fugitive. Now, ano yung purpose ng Interpol? The purpose is to bring that person to court. Ibig sabihin, either he is brought to court or he is brought to serve his sentence. So yes, sometimes ginagamit ng ICC ang Interpol. However, merong mga bawal mag-intervene ng Interpol on matters that are political, military, or pertaining to race. Meron pang isa, nakalimutan ko. A religion. So apat yon. Hindi pwedeng for political purposes, hindi pwedeng for religious purposes, hindi pwedeng for racial purposes, or discriminatory purposes, and hindi rin pwede para sa religion. So, in this case, hinuli siya ng Interpol. Bakit hindi pa umuwi si Mr. Teves, si Congressman Teves? It's because he possibly applied again. Wala kasing extradition. Okay, so Timor-Leste has no extradition treaty with the Philippines. Therefore, wala silang obligasyon na pauwiin si Congressman Teves. So, they will hold an extradition hearing doon sa Timor-Leste. At depending on that the outcome of the extradition hearing, then either mapapauwi siya o pwede siyang to be allowed to remain. So yun ang iniintay. So in the meantime, he is being held for trial. Naka-detain din muna siya. Okay. Don't blackmail me into giving opinions, ha? Para dun sa mga nagtatanong, may nagtatanong, sabi, what about the incident in WPS? Di ba tayo i-imic attorney? Kahapon pinag-usapan ko yan. I had a very extensive discussion about the WPS. And here you are telling me na hindi ba tayo i-imic with the innuendo that we do not want to. We already talked about it.
So my suggestion, guys, is do not accuse us here. Do not imply na meron kaming hindi pinag-uusapan o meron kaming ina-avoid. So para magkaliwanagan tayo, not yesterday, the day before. In fact, meron kaming mga diniscuss, including about the Kalayaan Island Group, the state, the status of the rocks, the status of Ayungin Shoal. Pakibalikan na lang po. So, yes, sabi daw ni Freddy, yes, he is applying for asylum again. Okay, asylum, of course, is the layman's term. What he is applying for is refugee status. Yes, he can apply for refugee status, as he, in fact, has already done. The question is, will he be granted? So, ano yung makailangan ipresenta na ebidensya? Ang ebidensya dyan will be yung halimbawa, yung indication that he had already been adjudged na he had committed a crime, kung ano-ano na ang mga drama na nangyari, including press conferences where he was directly accused, samantalang wala pa pong preliminary investigation. And these press conferences have bearing. Kumbaga, parang ang sinasabi nila, they had already prejudged, hindi pa siya dumadaan sa proseso. This can be presented as evidence. Now, the question na lang is whether or not the Timor-Leste Court will appreciate that. So, sabi ni Marlita, sutil is, ano bang sutil? Parang salbahe, ganun. Sa amin kasi, usually, pagka, alam niyo yung ngayon, pilyo, yung tao na pag sinabi mo, o sigaw mong gagawin yan, ha? Tapos gagawin, yan, parang sutil, ganun. Yun ang sutil. Hi kay Larry Lina, sa YouTube daw kasi, Di na naman maka-comment sa TikTok. Ano nangyayari sa akin TikTok? Wala naman po akong ginagawa doon. Malamang they want me to hold special live para doon sa mga subscribers. Yun, tigas ulo, sabi ni Lawrence. Naughty sa hiligay noon. Correct po yan. And that's also the same sa Tagalog. Very close actually ang Tagalog at saka ang hiligay noon. With certain words. So, yun yung iniintay natin with regard kay Congressman Teves. So, sa ngayon, hindi pa rin tayo sure kung mapapauwi siya. Ang sigurado lang tayo is he is currently being detained to determine kung siya po ay pauwiin. So, anong ibig sabihin din pag sutil Sunday? Well, it means usually this is our term for ask anything, pero kadalasan kasi we reserve one day na magbibiruan lang talaga tayo. But I wanted to be able to discuss muna yung kay Congressman para maintindihan kung bakit hindi pa siya po napapauwi. Now, can Interpol insist on bringing him back to the Philippines? So, no. Meron kasing tinatawag na red notice. Yung red notice na yon is an order that will allow them not necessarily to detain but to bring him to the country that demands his arrest. Yung arrest would be either to bring him to court to determine whether or not he's guilty or to serve a sentence. Okay? So, hi sa ibang mga late na June in. So, ulitin ba natin? Hi, good evening kay Lawrence, kay Maureen, kay Mark, Paul, kay Lynn, Maria, Genoviva, don't you wish your plane was gloomy like mine? Plane? Sabi ni Flor Deline, your avid fan. From the UK, hi kay Firefly, Sutil from Hong Kong, napanood na daw ni Madam Maharlika yung Pulvoron video. Yes, I heard. And therefore, she affirms its existence. Alam niyo, may napansin ako. Sana, dun sa mga, na, eto natatawa ko. Every time meron akong masabi, tapos hindi makasagot yung mga salbahe dun sa dating Twitter, ngayon X na. Kung ano-anong pinagsasabi nila. So, oftentimes, chine-check ko yung mga comments dun sa X, nakikita ko, they're freaking out. One thing that they were freaking out about was when SM and I said why is Rodrigo Duterte still relevant? So, ayun, nag-freak out sila doon. But instead of saying he's not relevant, they're just attacking me. Tawa naman ako. So, Tony Parejas ba katagal ang confinement ng may flu at bukol pag fully healed? Alam niyo, ang bukol, kung inwala naman concussion or anything like that, di ba pwede naman? Ito yung nakakatawa, Alex, ha? Hindi niyo ba napansin? Sabi kasi ni Alex, Parejas ba katagal ang confinement ng may flu at may bukol pag fully healed? Okay, well, in the first place, they're not telling us.
Ang sabi lang nila, flu-like symptoms. So, sige, you told us the symptoms, but what's the diagnosis? Wala. So, bakit pa kayo nagbulitin? Hindi naman naman pala sasabihin. Ang kailangan natin, ayon sa saligang batas, kung nagkakasakit ang Pangulo, ay a determination kung capable siya to dispense his functions, to comply with his obligations, comply with his mandate. Is he still the president? Can he still be the president habang may sakit siya? Ngayon, kung hindi naman relevant pala yung sakit na, yung mga tipong, ayun, nag-hatching, may runny nose, ganyan, hindi kailangan ng bulletins yan. Sabihin lang, if the president caught the flu, he'll be out for 2 days. Ganyan. Pero bakit sila nagbubulletin? Either wala na talagang maibalita ang PCO, kasi, you know, PCO eh. But, ano, or, ano, or, you know, they want to say something para, this desperate need to fill in the gaping blackness of information. Oh nga, yes, okay, for guys who are here from TikTok, guys, if you want to comment, nandun ka, live po kami sa YouTube at saka sa Facebook. So it's sa Facebook, it's Luminous by Twixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. And then there's a Twixie Cruz Angeles page and there's also a Luminous group. So you can comment on any of those. Sa YouTube naman po, you can also comment. YouTube is Luminous by TCA and AGP. Sabi ni Black Baron, blooming. Andun po pala kayo sa birthday ni Idol Diggs, but nandun si Jed Madela. Di ba pinkish pa sa pinking tao? Actually, hindi po. He sang for the president before. Former president, sorry. For PRD before. At kasali siya dun sa campaign. At least once. Sabi ni Billy Almighty, pagkakaalam ko, kailangan ko humingi ng flight clearance ang Interpol sa gobyerno ng bansa para maipilipad palabas ng bansa ang inaresto nila. Actually, they have to have a clearance. That's why merong Central Bureau. Yung Central Bureau na yon will be the local Interpol. Sila po yung mag-arrange ng lahat ng mga clearances. Sabi ni Facebook user, sabi ni Sundalong Kanin, yan daw ang gagawin kay Duterte, Interpol daw ang huhuli, tama ba? Pero nandito si Duterte, wala sa ibang bansa. Bakit need ng Interpol? Sabi ni Sundalong Kanin. To serve the warrant for the ICC, supposedly. Eh, ganito po kasi yun. Pwede kasing hindi ipa-apply. Hindi ipa-clear ng local dito. Kasi nga, we already took the stand that there is no jurisdiction. So kung pumasok sila dito, Interpol cannot intervene kapag hindi sure yung arrest. Okay, so, pagka ganun, merong controversy, may likelihood na hindi po nila pipilitin yan. Kasi, among other things, tatanungin sila, they have to coordinate pagdating nila dito. Sabi ni Melvin, gasgas na yung flu-flu na yan, wala bang learning experience after ilang times na tinamaan si PBBM ng flu? Actually, ng COVID, di ba? Pero yes, I understand na parang sakitin yata si Presidente, which isn't a good thing. That's not a good thing. But I understand na ilang beses na po siya na nagkasakit ng ganyan. Sabi ni Rosemary, wala talaga silang sakit. May buko lang dahil sa Dagjumbaga. Nahulog nga daw sa hagdanan. Well, yes, yan nga po yung daw. Yan nga po yung daw. Pero para sa akin kasi, well, ang inaano naman natin dito is yung PCO eh. So either PCO is not telling the truth, and instead of shutting up and making no mistake kung ano-ano pang sinasabi. Sabi ni Nars, ano na nangyari sa ating charter change ni Speaker Romualdez? Eh di umaariba pa rin, do you think that it had stopped? Sabi ni Sir Joseph, salamat at nakahabol ng live. Maganda at mapagpalang Palm Sunday po sa inyong lahat, mga kaluminusians. Sabi ni Tonton, hi, vlog just a while ago, vlog ni Madam Maharlika, video of Polvoron confirmed, magpalit siya ng whole Philippines. Okay, so remember yung sinasabi ko parate, there's certain things na gusto nating i-reveal, merong certain things na gusto niyang i-reveal. There's a lot of us who have information, hindi lahat ng impormasyon po na yan ay lalabas kaagad. So yung mga nagsasabing ilabas niyo na yan, yung pipilitin nila yung timing natin, those people are not interested in our welfare or interested in the country's interests. Bakit? Because in communications, timing is everything. Kung maglalabas ka pero wala naman nakikinig, parang yung alam mo yan, yung magla-live ka, tapos ang alam mo, yung mga followers mo ay from a certain place,
magla-live ka ng alas 4 ng umaga knowing that everybody is still, most people are still asleep, huwag kang mag-i-expect na malakas ang impact nun. Diba? So, timing will be everything. So, it will also depend on the social and political situation. There are some people who think that some information will be relevant at a later time. So, diba? Dati and dahil, kinukuyog tayo ng, ba't hindi nyo ilabas yan? Kasi wala naman, hindi naman totoo yan. So, now, we have at least one person who has actually viewed a video pertaining to the matter that Maharlika is saying. And it now gains credibility. Diba? It exists. Dan Ramos says, do we have critical mass now as per PRDR? Countries going nowhere. Alam mo, sir, if you have to ask, then wala pa. Diba? And it's not good to keep talking about it. Sinabi yan ni Pangulo, para meron tayong gauge, meron tayong standard. Pero kung pag-uusapan natin yan, para nating sinisignal yung kabila, o hulihin niyo kami, meron kaming ginagawa. Diba? And it's not that we're actually even doing anything, but what the president is saying is that when sufficient numbers of people are so dissatisfied with government that they are willing to take to the streets, and oh, by the way, that's not a bad thing, then that's when we determine whether or not there's critical mass. Okay? Sabi ni Senny, good evening, she's watching from Dumaguete. Sabi ni Kim Jan, kaya nga baby M kasi bata yan, hanggang ngayon pinapalo pa rin. Sabi ni Hampas Lupang, ambisyosa, nasa third reading na daw po yung chacha. Third reading by whom? Po, kasi dalawang bodies. And alam ko, naipasa na nga sa Kongreso. So are you saying naka-third reading na sa Senate? In which case, kailangan natin ulin bantayan. Sabi ni Ma'am Bicola nang makulit. Sorry daw po, late siya. Uy, ma'am, okay lang. Di naman po ako nag-attendance. Sabi ni John Rhee, hi po, good evening. Baka si Lisa Marcos na ang commander-in-chief ngayon. That's a very interesting point. Sabi ni John, St. Cross. Santa Cruz. Kaya pala. Since magkaiba ang mga circles natin, it helps to like, share, or subscribe. If not, tune, sharing, or creating your own content sa tempo ng mga circles ninyo. Sabi ni Ten Lopez, nakapagduda kasi tuwing may sakit daw siya, nagpapakita, pwede naman via Zoom. Di siya nagpapakita, pwede naman via Zoom, sobrang sakitin si BBM. Compare PRD sa bagay, di pwedeng i-compare ang dalawa. Totoo po yan. Kasi at least one of them lang ang matino. Guys, yes, I know, nanood din po ako kay Madam Maharlika. Anong kala niya sa akin? Hindi ko siya pinapanood. So yes, I saw her recent video. And what she, sana nakikinig din po kayo dun sa part na, hindi lang dun sa balita niya, pero dun din sa part that we have to do our part. Okay. Yung lalaki ko, nagtalunan kami, kaya daw yung gera na propaganda paninira daw sa presidente para matakpan yung kaso ni Pinduloy at sobra daw kurap ni Digong. Bakit hindi buong Davao umunlad? Bakit hindi buong Davao umunlad? So natatawa siya. Makabaliktad, kaya may kaso si Pinduloy para pagtakpan yung kanilang korupsyon. Diba? Kumbaga, what's good for the goose is good for the gander. Sasabihin nila ng ganon. Eh, paano kung i-apply natin sa kanila? Hindi ba? At sino ba yung talagang pressing na matter? Sino ba yung nag-allocate ng 500 bilyon para sa so-called ayuda na hanggang ngayon hindi natin alam kung ano ang standards ng mga yon? Sabi ni JM, for the first time na feel ko yung politicking, I don't even understand the words, pero sa ginagawa nila ngayon kay PRD at kay Inday, oo. Eh, ito nga eh. Sabi ni Myla, sabi ni Maharlika, nagjumbagan daw sila Kuting at Jahas at may bukol daw. Yes guys, bakit kayo pa ulit-ulit na nasabi na po kanina? O sige, di ganun nga. So ang tanong lang kasi, ang for public debate isn't how he got injured if he is in fact injured, but if he is capable of dispensing the functions of a president. Kung ganun, so, kailangan itawid natin, di ba? O sige, let's say nagka-jumbagan nga, I'm not saying it's true. O, assuming without admitting na may jumbagan nga, eh ang mukhang narinig nating nasaktan, eh yung isa, hindi naman yung presidente. So, ano yung relevance niyan sa pag
sa pag-govern sa ating bansa. Sabi ni John St. Cross, thank you for doing all that you do to get information to our ears. Rest assured, we will do our part to ensure it's not only our ears. Tama. Sabi ni Ma'am, baka tinarget talaga ng dilawan na from their side ang mapangasawa ni PGM. Remember from their wedding story, napaka biglaan ang pangyayari. A mole, just in case makabalik ang Marcos sa government. Well, that's interesting. Sabi ni Chris, nabudol talaga ang taong bayan sa pagboto kay PBBM. Sana ngayon palang mag-desisyon na talaga si Sara para diretso na sa 2028 at hindi na magkamali ang tao. Remember what I said about timing being everything? Well, yan, the best that we can do is to support the Vice President even now. At ipakita natin yung ating support para sa kanya. If we can turn all of our Facebook profiles green ba? Alam mo yun? If we can, if there's just a way that we can show that we support her and that she should know that we have her back. Yung hindi tayo tatakbo, di ba? Hindi tayo yung type na, ay, nagkagulo lang. O, sige, wala na. Iwanan na. Hindi pwede. We have to be supportive of the Vice President. Even now. No matter what. Sabi ni Sheila, pwede bang ipagbawal ang pag-rally? Di ba nasa constitution naman? Opo, ang bawal lang, but they can restrict. So, ang local government po, ang may jurisdiction sa pag-restrict niyan sa time, date, and place. Yun lang po. So, pwedeng, pagka sa Freedom Park, hindi yan pwedeng pigilan. So, ang Plaza Miranda, if I'm not mistaken, ang Liwasang Bonifacio is a Freedom Park. So, ang Rizal Park, I understand, is also a Freedom Park. So, dyan pwede yan anytime. Sabi ni Felix, para na rin silang dilawan yun yung gawain dati, basta tingin nila malakas ang kalaban, sa susunod, tirahin nila ng tirahin. So, sabi ni GM, I'm having so much hope listening to you. Protect Tatay and Inday. Opo, uy, sa March 28th birthday po ni Tatay. Natawa nga siya. Sabi ko, ay, nanakong chika sa'yo. Pero hindi chika, totoo to. Dahil magchichikan kami ng ganun. Tapos sabi ko, and one final thing. Sabi niya, ano yun? Kala na naman niya, may seryosong sumbong na naman akong kung anik-anik. Magkasunod tayong birthday. Tuwa siya. Ganun ba? Sabi ko, kasi magkasabay kami actually ni Kabsek Evasco. So, si former Kabsek Jun Evasco, March 29 din ang birthday. So, huwag niyong kakalimutan yung makailangan yung batiin, ha? So, imposibleng makalimutan ninyo. Sabi ni Gilbert, no more Marcos in 2028. Solid PRD, VP Inday and Senator ko. Sabi ni Kalyeng, 72. Katapos lang ng fiesta sa amin at narinig ko sa speech ng aming congressman na nakahingi at napagkalooban daw ang aming bayan ng 200 million para sa infrastructure. Naalala ko si Tamba. Anong magagawa daw ng 200 million at ano daw pagagawa sa 200 million na yun? Sabi ni Rika, what's the news regarding ICC versus PRD? Okay. NVPISD et al. Sounds like a distraction to cover lang the PI moves of the HOR. Well, yes, among other things. Hindi, alam naman natin na susubukan at susubukan ng ating gobyerno ang out of commission ang dating Pangulo. Eh kasi kung tirahin lang yan ang tirahin itong current government, edi think of the kind of civil unrest, di ba? Plus, mamimiligro talaga yung leadership. So, they have to figure out a way to do it permanently. Kaya lang, mapapahiya naman itong si Pangulo kasi pinangako niya na not an inch of territory. Ay, mali. Ano daw pinangako niya na hindi na daw talaga makakapasok ang ICC dito. Let's see kung may isang salita siya that I understand yung pangamba ninyo. Kasi nga, alam natin na hindi problema yung dadating dito ang ICC. Ang problema kung paano tayo magre-react because I am very, very sure that if this government does not want civil unrest, that's the surest way to ensure that civil unrest will happen. Hide ka na lang, President, sabi ni Sofia. You know the former president will never do that either. Sabi ni Peaky Patch, watching from Iloilo, ang katahimikan ng mga dilawan sa OSS na nakikinabang sila sa sitwasyon ngayon. Ako, I have dilawan friends. And dalawa ang tingin ko nangyayari. There are some na nakikinabang. Siyempre, they're playing the alam nga naman, another 6 years silang katsapuera, di ba? Pero merong iba na they don't care about either side. They don't like the DDS and they don't like the loyalists. So para sa kanila, wait and see. So hindi po lahat ng, of course,
hindi lahat ng dilawan nakikinabang. Sabi ni Ma'am Mima, ay Ma'am Mima, tagal na kita hindi nakita. You know, attorney, I have several friends who are anti-PRD before, but I was surprised that they now ask all the good things, back the good things. PRD has made them experience and how glaring the incompetence of PBBM admin is now. Ako sinabi niya. You know what? Not only that, ito yung impression eh. Talaga, na, and this is important for us to say. It's not just the incompetence and the failed promises and all that. You know, we've had incompetent governments before and all you this gobyerno, parang ganun-ganun lang. Na, o sige. Pero ngayon, it's not just incompetent. It's, there's this person who's incompetent. There are, you know, he has people who are likewise either incompetent or just waiting or, you know, they have no direction. And some of them you can't blame. Wala talagang direction. And then, there is also that one part that's vicious. Napansin niyo ba yun? Vicious. Yung mga tipong, you don't need to do or say anything. If they don't like you, they don't like you. And okay lang if it's the cleansing in government. Pero kawawa yung mga matagal na sa plantilla. Yung kawawa yung mga career na tinatanggal nila because, ay, si Duterte nag-appoint niyan. Yan yung mga ganyan. And then there are those na wala na nga sa gobyerno, hahabulin pa. There are those na nagsasalita lang, hahabulin pa. Si nag-convince or nag, how do you call this? Nagko-convince sila ng mga tao na kasuhan yung mga nagsasabi ng gano'n. Yung mga tipong hindi pa talaga lumantad. Talagang you get other people to do your dirty work for you. I have nothing but contempt for people like that. Tapos yung ano, yung hindi lalaban ng patas. O sige, I get it. Powerful talaga ang gobyerno. And they are the ones in power. Pero talagang pinararamdam nila. Hindi gaya ng ibang mga presidente na pag may ayaw sila, very quietly, sige, tanggalin natin yan. May mga gano'n. Yung, they still care about how people think or what people think of them. This administration is rapidly getting to the point na they don't care. Diba? They don't even bother to answer the issues anymore, number one. Does the president answer those concerns about the first lady? Does he answer the concerns about his own state of health? And I'm not talking about the flu. Diba? What about yung lack of progress on things like food, water, electricity, transportation, internet? Gawin nating mantra yan. And you know what? Natutuwa ako kasi kahit sa ang platform ka pumunta, tinatanong na rin ng mga tao, nasan yung mga solution sa ano, mahalang pagkain, tubig, kuryente, internet, transportation. Yung mantra ng Luminous yan eh, and now kumakalat na yon. And keep asking. We have to keep asking. You know why? Because they've stopped caring what we think. Pero, pag naisip nila na, oh, teka, these people are mad enough to go to wherever it is. Yung dun sa tatay kasi Plaza Miranda eh. Dun sa Plaza Miranda nag-start yung mga rally since ang tawag pa ng demo. Okay? Since the 1960s, since late 1968, nagde-demo-demo na. Tapos all the way up till the 70s, nagka-rioting and all that. And then in the 80s, it became EDSA. So, they don't even care. Parang ang feeling ko, they don't care that people are angry, they don't care that people are angry and there's a momentum to the anger. Hindi sila, walang paki, they don't even try to address it. Ni wala man lang pakitang taong projects na. Hindi niyo ba napapansin? Walang ni pakitang tao na projects na nakukumpleto. Saan tayo nakakita recently ng mga ribbon cutting? Maliban lang dun sa ni-ribbon cutting ng mga projects ng Duterte administration. Sabi ni John, meron din bang Freedom Park in Cebu and Davao? All over the country po ang Freedom Parks. Required po yan for various cities to identify their Freedom Parks. Sabi niyang Paslupa, as in, attorney sa admin lang ngayon na naobserbahan ko, sobrang aktibo ng House of Representatives. Sila na nga ang PCO. Para na siya talaga yung presidente, kaya pala yung butuan, ang laki ng mukha ni Tamba, namimigay pala siya doon ng ayuda. O siya. Pero ito yung natatawa ko. Akala ba nila for sale tayo? Ang tingin ko dyan, tatanggap yung mga tao ng ayuda, pero pagdating dun sa ano, pagdating sa galit, kasi kaya nila tatanggapin yung ayuda kasi ang hirap ng buhay. Tatanggapin ng mga tao ang ayuda, sure. Hindi rin ako worried na tatanggapin ng mga tao ng ayuda, but if they think that convinces them na mabait itong administrasyon na to, they have another thing coming. Hindi naman ganun ka bobo yung mga tao. They like to think na pwedeng ganun.
Sabi ni Tonton, naawa ko kay Senator Amy kasi siya lang gumawa ng paraan maayos ang lahat ng accusations against her father and family name. Unfortunately, her brother is not helping her. Sayang yung second chance. Wala na. Eh sana noon kinaya ni Senadora na rendahan yung kapatid niya eh. Pero alam niyo yun, the personalities, they get in the way. Yung family dynamics nila have spilled over to the political arena. And now, wala tayong choice but to watch. Samantalang panahon ni FPRD, sabi ni Faye, sumusuka ang Facebook sa achievements nila. Sumasabog naman. Ang cabinet kilala ng tao, alam na nagtatrabaho, parang may kompetensya pang mag-perform ang bawat isa. Totoo yun. Totoo yun. So, ngayon, hindi niyo ba rin napansin, naiirita ako dito. Hindi niyo ba napansin na, wow, ang pangulo natin, and I understand, but nainis ako, kasi dito sa Pilipinas, wala siyang singing, wala siyang, ano yung mga press conference niya? Walang nagpa-press briefing. Tapos magpapa-interview siya sa foreign media, o ayan, that bit him in the rear end. And, you know, normally I'm not this inis eh, pero he knows better. Pero I've noticed this even before, nagpapa-interview, ang gustong-gusto niya pag-i-interview sa foreign press. Bakit? Sinong makakaintindi siya? Bakit may PNA naman tayo na meron tayong Philippine News Agency? May wire services naman tayo. Kailan, di ba? Bakit mas madami siyang interview sa foreign media ngayon? And I'm not saying that he's doing well in them. He's not. Pero bakit gano'n? Mas prefer niya kausapin ng foreign media kaysa tayo? Sabi ni Zerx, dahil sa pinagagawa ng nanay niya, lumabo ang future ni Sandro sa politics dream niya. Is it Sandro's dream or his mom's? Diba? Hindi rin tayo sure. Because I've never heard Sandro say na yun yung pangarap niya. I haven't even heard the president say that. Pero there's so much talk about the first lady supposedly wanting that for her son. Eh, parang si former first lady. Sabi ni Atinen, in-interview nga siya dito sa Australia tapos nasa palpal sa tanong ng blunder. Totoo. No, because he has this nervous tick. I think yung laughter, yun na. that's just nervous laughter. He's buying time habang nag-iisip siya kung anong sasabihin niya. But you know what I noticed? I think he has lost confidence. Dati confident siyang sumagot eh. Diba? There were people na pwedeng sumalokas sa kanya and now when he sits there, and he's interviewed by foreign media, pretty much he's on his own. Para namang may competence ang PCO na ano, natulungan siya. Sino ba ang nag-briefing sa kay presidente? Sino ba ang gumawa ng research tungkol dun sa nag-i-interview sa kanya? They should have known that it was going to be a hard-hitting reporter. I'm not complaining because it affirms a lot of what everybody here has been saying about the lack of competence, the I don't know, the laziness, whatever. The failings of this administration na affirm lang by the failure to anticipate questions like this from foreign media. Did he think that foreign media is going to be kind? Sabi ni Facebook user, walang management ang leadership na to, tapos punta siya dito sa ibang bansa, di naman makasagot ng ayos, nakakahiya tuloy, ganyan lang pala kababa ang utak ng ating presidente. Iba rin pala talaga ang ano, iba ang eleksyon at iba ang ano, iba talaga pag governance na. Sabi ni Stephanie, I find it embarrassing pag humihingi si PBBM ng foreign investments. Why does he have to do it personally? Dami namang iba na staff. President siya tapos nag door-to-door solicitation siya like a beggar. Oh, ma'am, you don't know the half of it. Ito pa sa masama niyan is, oh my gosh, I've seen this. He'll sit down, there are people there representing various industries in a foreign country. He's going, the Philippines has so much going for it, atututu, atututu. And then matatabla siya, sasabihin ng ano. Well, sasabihin, you know, we were there in the 80s, and I think you might know which company this is. We were there in the 80s, and the problem is supplying the raw materials. Dun pa lang nakikita ko na lumamig na yung kwarto. Kasi anong sasagutin ng DTI? Lahat naman ng raw materials natin, ini-import na natin sa China. Or if we have raw materials here, they're not yet in the form that they require. O so let's say sapatos. O meron tayo, you know, we were shoemakers since a long time. For a long time. Pero now, even if they make shoes in here in the Philippines, we get most of the materials from China.
And yung mga ano, yung mga mahilig magpa ano ng merit ng conflict with that superpower, I wish they would think twice. Because even when we do make stuff here, we're really just putting things together. Same with the entire fashion industry natin relies on imported materials. So, food industry natin, a lot of it is imported. And even when we grow our own food here, like yung mga kamatis, sibuyas, patatas, mga ganyan, dito yan, ginagrow. It suffers from price fluctuations, or even worse, it is unnaturally high. Okay, unnaturally high, by that I mean mataas ang presyo. I don't mean another kind of high. But it is unnaturally expensive because of the middlemen, because of a logistics system that to this day has not been addressed. Sabi ni Greta, o nga, walang interview sa Pinas, pero sa foreign media, nagpapa-interview. Problema sa foreign media, siya napahiya. Wawa naman president natin. Yun nga, I felt bad. Kasi presidente natin yung pinahiya ng reporter na yun. But at the same time, I couldn't feel that bad. Kasi parang ang feeling ko is, ayan, because you don't like competent people surrounding you, mas importante pa para sa kanila yung mga taong ka-level nila ng katiwalian, ang kasama nila sa gobyerno, and yes, I'm being mean, instead of hiring competent help. I mean, ang tingin nila dito sa gobyerno, personal staff nila, ang gagawin nila mga opisyales, which they have been doing, by the way. So, without any other qualifications, ha, ilan ang non-college graduates na inappoint ng ating Pangulo to positions of responsibility? Directors, undersecretaries, and at least one secretary. How many? So, it isn't about their competence, it isn't about their experience, it's about who they are comfortable with. And they are comfortable with a certain kind of, how do you call this, appreciation for loosely dealing with the law. Or at least the law of procurement. Antonio Panilagao says, ang style itong mga Marcos, gugutumin ng taong bayan para aasa lang sa ayuda sa gobyerno para madaling rendahan nila, susundan kung anong gusto nila. O hindi lang yon, hindi lang po yun talaga. Kasi pagka gutom, all of the time of the people are spent on trying to earn money just to live, just to survive. Gusto nila, nandun lang tayo sa level ng we're trying to survive every day. Yung humahabol tayo, yung ang sweldo natin, just enough. Pagka nagbayad ka na ng lahat ng bills nila, ano mo na yung para sa transportation, baon mo sa pang-araw-araw, zero ang matitira. That way, hindi tayo aasenso at yung mga rich friends nila will stay forever rich. Tapos yung mga, tayong mga hampas lupa will forever be hampas lupa because we will never question them when they're too busy trying to make a living. Sabi ni Ruel, BBM's avoiding local media kasi ayaw niyang matanong sa mga nangyayari locally sa ating gobyerno, lalo na pagtaas ng bilihin at yung pinagagawa ng kanyang pinsan and other relatives. Sabi ni Octavia, is the PCO foreign consultant confidential? We don't know the status of the foreign consultant. If in fact that foreign consultant is even formally hired. Sabi ni Ma'am Bicolan ng makulit, please mga kasutil, don't forget to like, share, follow, and subscribe. Sabi ni ni Omar, do consider yung endorsement ni Lloyd Byron Cristobal, aka Banat Bay, kay Tatay Digong during your meeting with Pastor Tibuloy to run for Senate position. Uy, kasama ba ako doon? You really need someone like you, honest, intelligent, may prinsipyo sa Senate po, at kaaway ng isang hindi opisyal na nasa Malacanang. Watching from Baguio City, FYI, I'm already 66 years old, but still young at heart. A PWD and a stroke survivor. Ingat po lagi. God bless. Yes, sir. Thank you, sir. Actually, I appreciate it when people think that I'm Senate material. But the truth is, I would be Senate material if I could afford the billions that it would take to run for that position. Let's get real, guys. Hindi yan. We're going to need a lot more than just one oligarch or two or three to do that. But I am very happy being here with everybody. Sabi ni Prime Courts, for me, sadyang incompetent lang talaga ang presidente. Sabi ni Ma'am Joan, akala ni BBM, pocket kakampi niya ang Australian government, the media will be lenient to him. I think that they have been manipulating local media for so long, akala nila ganun din sa abroad. Sabi ni Faye, nabudol tayo kasi yung campaign magaling ang mga nagtuturo sa kanya. Nung pinagtatanggap nila, sila nagkalat. Pinagtatanggal. Okay. Sabi ni Sarina,
Amazing lang yung issue about sa pamilya nila sa tatay niya, na hanggang ngayon parang surprise pa rin kapag natatanong siya about it. Dapat himay na siya. Alam nyo, sa totoo lang, he has been coddled. He has been protected for so long. And that was the danger with his father. Ang tagal-tagal na in power na there was a point where he was no longer in touch. And that is the problem with any leader. Usually, nangyayari yan sa mga leaders na matagal na sa pwesto. Na they lose touch, they lose their edge. Kasi information is king, di ba? In that day and age, the person who has the information, the person who has the data, will know how to respond. But in this case, if the information is not getting to the president, there's a cordon somewhere, or even if he knows what's going on, but he's constantly superseded by people who advise him, then I'm afraid the president has gotten used to his ivory tower now. Nasanay na siya, andyan na siya sa point na he no longer has the hunger. Nung tumatakbo siya nung election, nakikita niyo, he was confident, he knew what to say, he knew the solutions. Iba talaga. Magaling talaga. Parang ano yan eh, parang, alam niyo yung how yung mga ibang artista, they have to prepare for a role, so they learn the moves, they learn the ano. So, what if this artista is preparing to ano portray an athlete? Yeah. So they learn how to move, they learn how to make forma. Kunwari, basketball player, alam yung forma. At some point, kung nahihirapan siya mag-dribble, i-ano na lang, i-CGI na lang. Yung bola, i-add na lang yung bola. Pero yung forma, nandun, kompleto. However, di ba, you can't expect that same person to compete with other athletes pag andyan na. Magaling siya sa acting, magaling siya sa forma. Yung bola, tsaka yung pag-shoot yan, ano na yan, CGI na yan. So, parang ganun ang nangyayari. During the elections, all you had to do is make forma. Tapos, after that, when it comes to the actual governance, ay, sabi ni Facebook user, si Speaker ang salot at puwayang magnanakaw siya ang nagkuwaldas ng pera. Pambayad sa maswapang na congressman. Si BBM, walang pake sa mga ITA at IP at katutubo na pinangakuan niya last election, naghihirap. Sabi ni Jennifer, I was hoping mabubuhay uli ang shoe industry ng Marikina, pero nada. Kasi kailangan ginagawa din natin yung materials. Alam nyo, in the 1700s, we had a textile industry. A textile industry. Nag-export tayo to the UK ng tela. Oh, enter yung mga nakadal ng mga smugglers and sinira natin yung sarili nating industriya. How can we make our own textiles kung ina-undercut ng mga imports? And the problem with tela is the same problem we have with our farmers. Diba? Nag-grow sila locally, syempre hindi makakakompete yan with the cheap imports. So, edi, bakit pa sila magsasaka? Sabi ni Rika, didn't Sandlo work at the office of HSMR before running for Congress? I couldn't trust Sandlo if he were to run for a national position. It wasn't him, it was his brother. Sabi ni Faye, di na issue yung pagiging anak siya ng diktador. For 2 years, BBM is collecting his own trash. Resibo ng kapalpakan niya, kabisote siya nung kampanya, just like the second case, or worse nga lang, nabudol tayo. Hi kay Curtin. New sub, thank you po. Ang power ng gobyerno ay galing sa atin, pwede nating mabawi, sabi ni John. Tigilan na natin yung nabudol tayo, move on tayo to correcting our mistake, balik tanaw na walang kilos para umusod ay tagtagan ng kamalian. Hindi sir, actually yung ginagawa nila is also, they're talking to other people. See, hindi naman yan puro salita. Of course, we get ready also in case there's something that will require our presence. But, di ba, we talked about critical mass. Paano ka magkaka-critical mass kung hindi sila magsasalita? Ito, sabi ni Milet, nung si PRD ang ini-interview ng foreign media, nakakatuwang panoorin dahil ang ending ay parang nagre-lecture si PRD. Ang dami nating napipick up din. Ang foreign media is either tameme na lang or na-amaze sa intelligence ni tatay. Nakaka-proud lang. Totoo yan. Sabi ni Jerry, water crisis, PRD said.
pag nakabalik siya sa Maynila at wala pa rin tubig, he will instruct the military to take over at biglang nag-normalize ang water supply. BBM debt malang sa mga problema natin. Ayun. Sabi ni Rene, dati nakikita yung picture ni Pinoy na parang waiter na naghihintay kay Obama. Ngayon, si BBM ay sunsunuran lang sa kumpas sa kanya ng US. Gusto pa tayong itulan sa Ukraine. Hi kay Jen. Sabi niya, sobrang hirap ng mga tao ngayon. Kaliwat kanan na yung mga nanghihingi ng tulong sa social media groups. Also yung mga taong dating mabubuting tao and law-abiding citizens na tututo na magdeko at di magbalik ng gamit and so on. Sabi ni Presi, good evening. Yes, nakahabol ako sa live. When he decided to leave the DIY, I was hoping mapapaganda niya ay maayos ang agrikultura. I was wrong. So disappointed. Sabi ni Dog, I love Rose. Yung yaya nga daw ni BBM ay undersecretary niya at walang natapos. Yeah. Sabi ni Esmeralda, good evening. Tuwing nakikita ko po mukha ni PBBM, nakabuntong hininga talaga. Boodle to the max. Hi, naku po. Ang mahal po ng lahat ng mga bilihin, nakakaiyak at nakakalungkot. Hi, kay Dennis. Sabi niya, magandang gabi po, madam. Ask ko po sana, hindi po pwedeng gamitin na ang power of the people para mapababa na si PBBM. May timing po ang lahat. Eh, pwede man at any time, di ba? Pero, may timing ang lahat. Sabi ni Joseph Invento, niwala nga daw nababalita ang DPWH at DOTR kung anong ginagawa nila, ano ba yan, mga 2 years na, wala. Kasi ang dinig ko, dahil sa 500 billion na nakaalaan sa ayuda, eh, kinontract na yung budget ng lahat, including the budget of the, ano, of the DPWH. Kaya humihingi po sila dun sa unprogrammed funds from DBM. Sabi ni Patty Defensor, PBBM employs people with questionable educational credentials because his own educational background is also questionable. Ay. Sabi ni Omar, just do remember, itong gulo-gulo in the Congress headed by Tamba at sa Senado kay Madam Chair Hontiveros, ang wrong accusation of Pastor Kibuloy are all because of Taning or Satan. There's always a battle of the minds between good and evil. All the accusations are just forces of evil. Well, yeah, I understand that. Alam niyo what gets to me? You know what gets to me? For me, one of the worst sins of this admin is the hiring of trolls to perpetuate misinformation. And yung misinformation pa niyan, talagang tinatarget niya particular people. Tinatarget nila. Diba? Tinatarget nila lahat ng taong opposed sa kanila, yung mga critics. Ha, ganun. And what is that? Naiintindihan ko yung patas ang laban. O sige, government is powerful because, you know, they have all of the resources. So, bakit hindi na lang sila mag-press briefing to tell us what they're doing right? No, they don't do that. Instead, they hire trolls. Instead, they threaten the mainstream media. You know how they threaten them? By doing what they did to SMNI. So all mainstream media has to do is look at SMNI and think, shucks, we can't speak like that. It's called the chilling effect. Sabi ni Sixth Sense, bakit nila sinasadyang pabayaan yung supply ship na walang escort, Navy ship or Coast Guard? Ano yun? Paamboy lang. Well, wait, to be fair, ha? Kasi ang Navy ship, wag Navy ship, kasi ano yun, eh, medyo aggressive action yan. Coast Guard pwede, syempre, dapat, bakit? Hindi ba pinapadala ng escort na Coast Guard? O nagpapaano lang sila, they're baiting. Gusto nilang maano, umbagan sila. Ito sabi ni Ma'am Sally, the biggest mistake PBBM has done to, ang ganda ng picture niya mom, was failing to acknowledge Tatay D's long arm of successes and should have requested Tatay D to have a direct line for him to ask his opinion and advice as he took over. I agree. Obvious na, bayaran kagaya ni CJ. Nag-unsubscribe na ako months ago nung obvious na sinisiraan na lang si VP Sara and FPRD. Sabi ni Ma'am Leda, nabudol ako, I went to the extent of asking my niece working in Oxford to get proof that he studied there. And I campaigned hard for him that got the ire of my colleagues and friends until today we're not on speaking terms. Sabi ni Facebook user, anong ginagawa ni Daphne? Akala ko siya ang new face of BBM. Bakit wala siyang press pass? Actually, may press briefings siya. But what she does is she introduces the spokespersons for the various
the various departments, and supposedly they talk, pero wala talagang umaabot eh. Supposedly. Ewan ko kung weekly pa rin yan. People are so uninterested in what what PCO has to say. Sabi ni JM, support kami mga slaps, well, count as yan, sama kami sa'yo. Sabi ni iCare, they hired trolls and paid those expensive ads against their critics. Sabi ni Ma'am Maria, alas, ako di duty ako caregiver ng Japan at tinitig shoutout sa mga matipuno na caregivers sa Japan. Yes! Wow, ma'am, na ano kayo? Na-hire kayo under JPEP. Ang galing nyo. Ang galing nyo. Ibig sabihin, ang galing ninyo sa ano sa Japanese language. Believe ako sa inyo. Sabi ni Ten Lopez, BBM is looking for a kakampi, pero sa totoo lang ginawa niya ay lalong nakapag-trigger sa China. Nasaan na yung kanyang mga legal counsel? Ayun na nga eh. Sabi ni Facebook user, iba talaga si PRD, minahal siya na mahihirap lalo na sa military active at lalo na sa mga retired military personnel. Sabi ni Sixth Sense, sinagot ko si Anthony Taberna, hindi ko kinaya paninira niya kay VP Inday, hindi naman reflectin sa opinion ng INC as a whole. Ay, hindi po, wala naman pong ano eh, wala naman po. He's not the spokesperson for the INC. And besides, the INC rarely makes statements. Napansin ko nga na may mga tao na dati supportive of the Duterte administration pero ngayon sinisiraan na si VP Inday. So ito yung nakakatawa. Ano bang ginagawa ni VP Inday kung hindi magservisyo? Lahat na lang. So they're nitpicking on her. Ah, ganon ha? Gusto ninyo nitpicking? Kaya namin in-nitpick itong administrasyon ng araw-araw, 3 times a day. Because they're doing so many wrong things. I mean, si VP Inday is only in charge of the Department of Education. And a lot of the things that she's doing is very well, very easily explainable and very nice, very well done. So, gusto nila ng ganyan? Aba, baka ano, makaramdam sila. Thank you kay Chi, thank you kay Damon, nagbigay sila ng ambient hearts. Thank you very much po. Maraming salamat din sa mga maraming bagong mga nagpa-follow sa amin sa TikTok. Thank you kay License, nagpadali din siya ng heart. Kay Chester's Voice, nagpadala ng coffee, tsaka fair, tsaka roses. Sana totoo, no? Yung roses. Thank you sa lahat na nag-share ng live namin sa ano dito rin sa TikTok. Pero kung gusto niyo po mag-comment, dito po tayo sa YouTube. Mas marami. Well, dito allowed lahat eh. Sabi ni Ma'am Christine, people are uninterested in what PCO has to say because it's plain PR and we now have to do the Drilon doctrine. Ah, missing Sir Jojo. I think it's the opposite of what PCO says. Totoo yan. Sabi ni Manuela, nakakaiyak ang post ni KLC about sa groundbreaking ng classroom na parang sa mga batang abuse victim na sa gift to Tatay Digong. Yes po. Actually, yun nga. So we're here kasi in celebration, nandito kami sa Davao. Ayoko kasi pag-usapan kasi naiiyak ako. Okay, so we help out and dito kay Chrisette to raise money for the charities that are very particularly close to FPRD's heart. And natuwa ako kasi we wanted him to talk, pero sabi niya, magsalita muna si Chrisette. Tapos after that, sabi ko, ayan si Tatay Dino. O si Trixie din, sabi ko, sir, ba't ako kailangan magsalita? Hindi, kailangan magsalita ka. And it's the first time that I actually heard him call me by name. Malaking bagay yan kasi dati parati niya akong tinatawag na sec. Even nung wala na ako and nagkakwentuhan lang kami, ganun, natawag niya, which is sec. Parating o bigyan niyo ng kape si Sek. Parating ganun. So first time kahapon, sabi niya, si Trixie naman. Parang mas natuwa talaga ako na narinig ko yung pangalan ko na sinabi niya. Parang kilala na niya ako. Parang ganun. So, noon kasi, although I served also under his government, but I was a consultant in the Duterte administration and I was helping out Asek Mokausan. Sabi ko, iba talaga yung paninilbihan namin nun under your administration. Kasi nun, nakikita namin yung effect ba. At kumbaga, hindi niya kami pinagagalitan in the sense na para sa kanya, he will back you up if what you're doing is right for the country. So, yun, na ano ko na
parang sabi ko, happy birthday, Mr. President. Tapos yun nga, later on, sabi ko, magkasunod tayo ng birthday. Ala! Natuwa siya. Kulang lang bigyan pa ako ng isa pang kape. Sabi ni John Paul, good evening mga kasutil, advance happy birthday FPRD and STCA. Sabi ni Ma'am Maria, kilala ka ni Tatay Digong Attorney Fix Banat by insisted to support your senatorial run in the near future, and she said yes, she's a brilliant lawyer and good at what she does. Alam nyo, si Banat by ano yun eh, kaibigan yan at hindi yan nakakakalimot. Sobrang bait din yan sa amin noon. So, kasi dati, diba, when si Mocha was ASEC in PCOO, kinuha niya kami ni Attorney Ahmed to help assist itong si ASEC Mocha. And we did to the best that we could. And may politics din dyan sa loob eh. Pero, alam niyo yan, kaibigan yan si Byron. And, ano, and baka naman yung, ano, pagkakaibigan namin yung, ano, yung reason kung bakit sinasabi niya yun. So, na-flatter po ako na sinasabi nila na yun nga, takbo ng Senate and all that. And I am very flattered to think that you think kaya ko yun. Na maraming nag-iisip na kaya ko yun. Pero really what I want to do is to help the country. And it doesn't matter whether I'm in position in government or not. Alam nyo, kahit yung pagiging secretary, hindi ko po hiningi yun. Si Presidente talagang nagsabi, oh sige, si Trixie ang, ano, ang SEC. Because they saw naman the what I could do. And even when I was serving, up until the last minute, they knew that I was doing okay. So, and that's why, di ba, as a favor to the president, not a favor, but because I felt that this president deserved some time to be able to get his bearings. Wala na kami ni na ESV, a lot of people who were very supportive and very instrumental in making government run very smoothly. Marami kaming nawala sa tabi niya. So nung umalis kami, I really wanted him to succeed. Syempre masakit 'yun if he succeeds, 'di ba? Tapos wala kami doon. Pero iniisip ko, because he is a good man, I wanted him to succeed. Pero hindi eh. After 1 year, ang hirap, ang sakit isipin na, you know, there are so many good people who could help you and those good people are not with the president. So, and why are all the good people gravitating towards the former president? Alam niyo kung bakit hanggang ngayon hinaharas pa rin ako ng ano, ng ilang mga minions ng gobyerno na to, na kung sino-sino yung tumatawag sa akin para sabihin na bakit ganito ginawa mo, bakit ka pumunta sa rally. Oh, yes guys, balita ko sa inyo. That's why Sutil Sunday ngayon. Balita ko sa inyo. Tinawagan talaga ako ng isang mga minions nitong gobyerno at sinabi na, oh, nagpunta ka sa rally. Sabi ko, oh, ngayon, simple lang eh, di ba? Sabi ko, I understand na hindi na ako SEC. And choosing a SEC or removing a SEC, that's purely with the president, regardless of who influences that decision. Pero yung hahabulin ninyo ako dun sa aking personal na trabaho in the private sector, yung papakialaman ninyo ako sa anong sinasabi ko in my own vlogs, na hindi ko naman kayo minumura, na hindi ko naman kayo binabatikos without some kind of backing. And in fact, for a year and several months, hindi ako nagsalita. Hanggang ngayon, hahabulin pa rin nila ako and, you know, go nuts and trying to find something wrong with me. I'm pinoprove nila ako for something that I've done wrong or anything. Hinahanapan nila ako ng something. So yun yung, ano ko eh, yun yung, I don't understand the viciousness eh. I don't understand, na alam ko kasi na from the start, merong may ayaw sa akin. So, they let these personal things get in the way in spite of the fact that I had done a good job. Okay lang yun. Sabi ko, part yan ng gobyerno eh. Part yan ng ano eh. Part yan ng decision making eh. May mga tao talaga na may personal. Pero sige, once I was out of government, dapat quit na sila. Eh hanggang ngayon, tinatawagan ako. Hanggang ngayon, there's still time to look for something to say against me. Yung mga ano nila, gusto nila paulit-ulit na tawagin akong pangit, tawagin akong tinanggal, tawagin akong kung ano-ano. Ngayon, digging up things that I had already paid for in the past and all that. They'll just keep doing that and trying to make me look like a bad person. Pero kung tutusin, tanungin yung man sino sa kanila, wala akong kasalanan dito sa mga taong to. And still, they have the gall to come after me. Doon ako nag-aano, doon ako nagtataka. So, when even si Tatay Digong
Sabi niya, hindi ko maintindihan. And would you believe, some members of the Marcos family, ha, have even asked me, teka, ano ba nangyari? Ganun sila parati, ganun sila, tanong sila, na, even they don't know. So, why would they do this? Why do they want to do these things to people who are not doing anything to them? So, what is the point in all this? They want to make me an enemy. Ay, nako, hell. You want an enemy? You want to make me an enemy? I can do that. Umalis nga ako na nahimik ako eh. Tapos ganyan, di ba? Why? And then I realized something. Is that I realized that going back to vlogging, nobody ever said na, wag ka na lang dito, ayaw na namin sa'yo. When I left vlogging to go to government service, everybody kept saying, dito online, people were saying na, nami-miss ka namin, but we understand that you have to be in public service. So, but when I got back, everybody was saying, we like you in public service, pero okay, we're happy that you're here. So yung ano ko sa kanila is, this is the one thing they're not going to get. You're not going to get anybody telling them na, oh, I'm glad you're out of power. No, because the reason they have so many people on their side is because they have power, they have money right now, but oh my gosh, all these things. Hindi yan tatagal. Yung mahilig mo personal, sabi ni Ma'am Flavie, eh walang puwang sa public service, lalo na sa politics. So, if anything happens, guys, ito yung sasabihin ko sa inyo, if anybody accuses me of something and so on, especially, meron yung mga in the past, okay, I will admit certain things in the past and that I've moved on, I have tried to do better, and in fact, I have decided before, you know, just grabe ang practice. So what I did was decided to change myself. I decided to become a better person and to give 110% of myself every time that I was needed. So I did a lot of charity work. I did a lot of pro bono work. I did a lot of work for the government, for heritage and all that. And a lot of that was compensated very, very, very maliit lang talaga in compensation. And I did this so that if I was a bad person before, I had to change. I had to deliver service. So, ngayon, ang feeling ko is that they will keep trying to make me the bad person. And ako, I don't mind. Ako, I'm too old care. Pero, ang nakakainis lang is that they're trying to make people believe in all of these lies. Para silang merong playbook na, oh, itong mga taong to, ha? Remember, itong mga to, ito yung mga villains. Kami were the good guys. Ay, nako. Sabi ni Militang, pinagselosan ka lang. Ay, nako. I really don't think the president was interested in that way. He and I used to be friends. Yun yung ano. And there was never an issue before kasi sa totoo lang, masarap siya kachikahan noon. Chikador yan eh. Magaling yan makipagchika. Tapos may ano pa yan, mga... Oh, minsan, dadaling ko, may dala akong bote or something, sama namin sina boss ko. Kengkuyan lang kami ng kengkuyan. Nakaka-miss yung time na yun. Nakaka-miss yung BBM na yun. Sabi ni Nini Chiron, they're so afraid of you because you share to us full knowledge, fact, and you have excellent communication skills. Thank you po. Sabi ni Janet, you cry with you, but it doesn't mean you're weak, but a woman of strong will and be better than what they think. We love you. Keep going. Laban lang para sa bayan. Sabi ni Marfe, never trust Marcos, Araneta, Romualdez. They are pests and termites in our country. God always prevails. We'll protect you. I remember Banat Bay said, sabi ni Ma'am Maria, kapag si Atty. Tix ang abogado ng kalaban at mga police or about women abuse or child abuse, nanganginig daw yung kalaban. Ang bait-bait naman ni Byron, grabe. Ano kaya kailangan nito? Uy guys, huwag kayo masyado magpapaniwala doon. Sabi ni Ma'am Flavie, yung ayaw sa'yo sobrang insecure, mas malaki pa sa kanya ang ng insecurities niya. Lahat kasi napapalapit na babae kay Kuting ay mas maganda at magaling kaysa kay Gasol. Grabe! So, ano dun is, well, I get it. May mga tao talaga who don't know how to use power. But look at President Duterte, former President Duterte. He could play off China versus the US. Diba yung kaya niyang, China, ayun yung ibigay yung gusto ko, US, ikaw ang kakausapin ko. Marunong siya mag ganun. Dun ako namangha.
I'm like, oops, I dropped one of my lights. So, aray ko. Yan. So, yung, there are people who don't know how to use it. You know, power is an instrument. Okay, well, they're what we call the levers of power. Some people, they just, ang bigat ng kamay, they hammer things into you. But there are people who are very subtle. If you think of power as something like a bit of energy, now you can boil it. If you're good at handling that energy, you can use it to inspire people. You can use it to make things better. But there's some people, once given power, they don't know how to handle it. They don't know what to do with it. So what they do is they just use it for the worst possible things. For money, for perpetuation of their own power. It's ridiculous. They don't know. And that's what I feel bad about. Because you would think by this time, marunong na sila. Then dati, lumaki naman si Presidente walking the halls of power, di ba? Doon siya sa lumaki sila sa Malacanang. Hindi pa ba sila marunong hanggang ngayon? Si Doc Che pala, wala na rin. Wow. Sabi ni Ma'am Zinia, they should have treasured you if they know how good you are in your work, trustworthy, intelligent, calm, level-headed. They lost the treasure in your being. What a great loss to them. At least we have you with us. Thank you, ma'am. Thank you, Click Stationable. So yun yung update ko sa inyo ngayon is that hindi pa rin nila ako tinitigilan. And this is the other thing. When I say hindi pa rin ako tinitigilan, it means na even when I went back to Karambola, parating may tawag yan. Every month may tawag na, bakit kausap niya si ganito? Bakit, friends sila ni ganito? So, yung mga ganyan, bakit, sabi ko, bakit pinakikialaman pa ang buhay ko? Wala na ako sa Malacanang. And still, andyan pa rin sila. Natawa nga ako kasi dun sa Twitter, ay sa X, sabi nila, sumali daw ako ng SMNI tapos natanggalan ng prangkisa, malas daw ako. Sabi ko, teka muna, hindi pa ako sumasali ng SMNI. Makasali nga. Kasi may mga ganun eh. So, alam ko, ng mga planted yan, ng mga batikos, na if they weren't intervening in public opinion using underhanded tactics like that, well, it means na hindi, alam nila na hindi nila kaya using only the truth on their side. Alam niyo, nung first few months ni Presidente, and even before that, after he won the election, so I was already doing the briefings, hindi naman namin kailangan ng polls eh. Hindi naman namin kailangan ng gano'n. All we needed was to give good information to everyone, even to the vloggers who helped get President Marcos elected. We would give them the information. Alam niyo, pinagalitan ako bakit ko daw inaalagaan ng vloggers. Sabi ni Flavi, si Sir Dennis Antenor daw po ay pinaasa lang na maa-appoint pero sa huli wala din at mukhang hindi daw po nabayaran. Ay, hello? Saan? Saan siya hindi nabayaran? Sabi ni Glohan Rose, diktador ang administrasyon. Ayaw nilang nagsalita sa public dahil maraming gigising sa katotohanan kung ano ang administrasyon ngayon. Ayaw mo kasing i-share skincare routine din niyo. Ay, grabe. Hindi ko alam if that's really mean or just really funny. So, sabi ni ni Aling Mirna, sobrang marami po tuwal sa ex. Ang toxic doon, kaya di ako tumatambay. Nag-visit lang ako recently sa ex dahil sa Russia issue. Ako din. Meron kasi magagandang postings, pero yung for the locals, ew. Ah, pinangakuan siya na Yusek? Ay, wow. Oh, wow. So yan ang ating gobyerno ngayon. Alam nyo, every day I keep hoping na maybe there's a chance for them to change. Maybe, 'di ba? In the end, baka may matauhan diyan. Pero sa totoo lang, with every passing day, I don't think it's going to ever change. Eh, ito yung problema. You know, I don't mind na they think that I'm relevant enough para alamin nila lahat ng mga activities ko. Pero one of these days, aabot dun sa punto na everything that I have been holding back will just come out.
Sabi ni Gerald, nagalit nga si Mr. Conrad dahil may nag-comment bakit daw di pinag-uusapan na pagtanggal ng prangkisa sa SMNI at yung pag-contempt kay Pastor Kibuloy. Pinahapyawan niya sabay sabing, masaya na kayo? Bakit daw kailangan pang pag-usapan malayo daw sa concern ng bayan? Ano na nangyari sa Karambola host? Ay, grabe. Oy, wag kayo mag-ano, ah, secret deal sinasabi ninyo diyan. Hindi po si Sekari ang nagsabi niyan. Sabi ni Ma'am Marie, Maria Marie, sobrang disappointed kami dito mga OFWs na sumuporta kay BBM, lalo na nung kampanya dahil sa nangyayari na pamamalakad ng gobyerno natin ngayon. Grabing pagtatanggol ko sa kanya noon, mga kaibigan ko dati noon, naging kaaway na ako ngayon at iba ko pang mga kamag-anak na anti-Marcos. Sobrang naapektuhan ako sa pagkawala ng SMNI na ito lang ang pinagkakatiwalaan kung panoorin at pakinggan. Ekis na mga senador na sumuporta sa pagkawala ng SMNI. Sabi ni Abigail, I'm late. Good evening. Sabi ni Omar, I do appreciate po, Atty. TCA, all your humble and dedicated service during the Duterte government na really for the taong bayan. Sabi ni Emil, ang gobyernong ito walang utang na loob. Lahat ng pinakinabangan nilang tao ngayon kinakalaban na tulad mo po, Atty. Glenn Chong, Maharlika at higit sa lahat mga Duterte at DDS. Sabi ni Ma'am Maria Clara Mabesa, may iba po ako, are you still good with TP? Wala naman po kaming pinag-awayan. Or at least on my end, hindi naman ko siya inaway. Yun lang po, hindi na po kami nag-uusap. So, pero he also knows na kaibigan ko si Sas. Hindi ko rin papabayaan si Sas. Uyo, meron po. Sagutin mo yung secret deals kung totoo. Alam mo, Erwin Gureng, sinagot ko na po yan kahit noon pa. Nung bagong lumabas yan. So, hindi mo pwedeng i-demand sa akin na sagutin kita. Ano akala mo sa sarili mo? Ha? First Lady? Ano ka? Sagutin mo yung secret deals kung totoo. Unang-una, hindi nga si Secretary Harry Rafael nagsabi nun. So, yung secret deals na yan, galing kay Trillanes, para namang napaka-credible ng taong pinapakinggan ninyo. Balikan niyo po yung mga live kung saan namin sinagot yan. Kaya tumigil ka dyan, you can't demand anything from me. Mag-first lady ka muna. Narinig ko din po sa mga vlog ni Marlon about sa pagpaasa kay Dennis Antenor tapos hindi na-appoint. Parang pumapasok na daw siya sa PCO nun. Oy. Actually, oh, dapat USEC ko siya. Sabi ni Ron Janet, secret nga eh. Ay, naku. So yun muna, yun muna yung mga chika at balita na yan, na baka ako na po yung susunod, naghahanap po sila ng iahampas sa akin or ikakaso siguro sa akin. So if something happens like that, I want you to know na, we saw it coming, we saw na naghahanap pa rin, nag-probe sila na nagpo-probe ng pagkakataon na na gumawa sila ng something against me. So, tignan natin, sana mag-isip-isip sila about that. Pero this is what I want everybody to know. It is systematic, it is systemic. Meaning, lahat ng ayaw nila, ginagawa nila ng paraan para makasuhan, para mawala ng credibility, and hindi lang yun, talagang to take them out of the equation. So even former President Duterte, diba? Even, Maharlika na super super champion nila dati, si Pebbles Talakera or Pebbles Chururut, nako, ang laking tulong ng mga yan, labas-masok yan sa bahay nila noon. Tapos yung mga even DWIZ to threaten them like that, na kailangan mag-ano, yung papakialaman yung DWIZ, ang laki-laki ng tulong ng IZ sa kanila, di ba? Talaga naman, meron pumasok dito para magsabing, I don't care about you. Dude, ba't ka nandito? Mukha ka naman tanga. Sipin mo, pupunta dito para magsabing, I don't care about you. You cared enough? You cared enough to come here? You wasted the time to come here and post? Sabi ni Tess B, are you relieved
that you're no longer part of this government na palpak. I think that God takes care of his people talaga. The gods, they take care of their people. Parang ganun. Na yung mga tipong, you think that something is bad when it's happening, and then on hindsight, you realize that you were just saved. Ginalit na nilang taong bayan masyado, sabi ni Mama Maria, darating at darating ang karma nila at malapit na. Sabi ni Shin, I don't care about you, baka na wrong sin. Oo naman guys, na-block na. Huwag niyo na akong ano. You don't need to tell me twice. Sabi ni JM, everything happens for a reason. The universe transpired para di ka papahamak. They don't deserve your brilliance. Umanda sila sa mga slap soil. Katulad natin lahat, di ba? Sa darating na halalan, sabi ni Andy Balesteros, di na ako dito sa Winnipeg mga ngampanya. Uuwi ako sa atin, lalo na sa bayan ko na sinilangan. Pagsasalita at mga ngampanya ko laban sa grupo ni Nakuting Lisa, Tambaloslos Group at Antivirus Group. Yun. Ay, sabi ni Ma'am Shara, kaya siguro daw lang post sila ngayon sa family lunch kasi si Imelda, kasama si Imelda kasi may bukol sila. So, okay. Nandito daw si Badong Aratiles. Nasaan siya? Hindi ko makita. Nandito ba siya? Ayun, una na daming ganyan ngayon. Pinapasok talaga lahat ng mga Duterte vloggers para mga asar lang. Ibig sabihin na aasar sila sa atin. Well, then that's the ultimate compliment pala. Okay, so, uy, Sir Badong, late naman kayo nagsalita. Ang dapat kanina pa kita nabati. So, maraming salamat. Pababa na kasi. Kasi I have to catch a flight. Ipo-post ko, since alam na pala na nag-birthday kami with the former president, ipost ko yung picture namin. Pwede na. So, hi, Sir Badong. Minsan, ako naman ang mag-drop in sa live ninyo. Nakakatuwa. So, sige, minsan tayong dalawa nga mag-live, kaya ba natin? So, thank you very much, everybody. Mahusay po yan si Sir Badong. O, kita mo, highly recommended pala kayo, Sir Badong. So, yun. So, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat uli sa pag-chika, Sutil Sunday Today. Pero medyo seryoso usapan. But at least one, alam natin kung what's going on with Congressman Teves. Wala ba raw kaming video ni FPRD? This time, hindi po eh. Kasi marami kaming chikahan eh. Please post my accounts. Anong accounts po yung ano? Yung PayPal? May PayPal po kaming nakapost sa ano. Dito sa YouTube. Meron yan. So, if you want, we'll post the PayPal din dun sa ano. Pero nahihiya kasi ako na may PayPal tapos wala namang merch. So, parang jahe. Parang ano, ganun. So, pero meron po dito. Sige, we will post it anyway dahil ni-request niya. Okay, so maraming salamat ulit everybody, and we'll also try to bring more may plans kami to bring more culture and history information sa inyo. Post your birthday pic with FPRD para maraming matrigger. Sige po ma'am, syempre love na love natin yan si Tatay D. Waiting kami sa shirts. Oo nga eh, pero we've already started working on them. Pinag-aanohan pa namin yung final designs. At syempre ipopost namin na kung ano yung mga designs. At syempre si Sir Badong dyan makakakuha ng t-shirt. Salamat po everybody. Good night. We'll still have to catch our flight. Good night everybody. Uy, ingat-ingat ang lahat. Alagaan ang kasusugan. May pertussis daw na umiikot ngayon. So please take care. Baka kailangan natin mag-face mask ulit. Get plenty of sleep. At syempre, diniprive ko na naman kayo kasi alas 9 na. So, good night, everybody. I hope to see you very, very soon. But, in person. But, tomorrow may live naman po tayo, as always. Good night, everybody.